So hello guys, nandito kami sa pagupitan. Nagpapagupit si Joshua tsaka si Gian dahil bukas school na. Papaiklay namin yung buhok ni Joshua kasi naiinitan siya. Kaya maiklay. Kahit ako sa inyo mamaya. Si Gian nandito. So yan, tapos na si Joshua. Joshua! Cook! ang ikli na ng buhok. Ayan, nagpagupit rin si Gian. Gian, kung mamama. May ikli na uli rin buhok. Silang dalawa. Kasi school na tomorrow. End na ng vacation. Back to reality na naman tayo. Hatid sundo. Back to reality. Back to life. Sandali nga. Here, das kannst du bei dir haben. Pass auf, das ist Dings, flüssig. Jan. Gian, achso, du hast Haare, so viele Haare noch. Warte. Augen zu. Tatas natin. Ja, so. Ja, Mama, mach. So, hello guys. We're home now. Ayusin ko muna yung gamit ng mga bata para sa school nila bukas. Si Gian mayroon siyang new bag para sa ano niya, para sa gymnasium. So ito yung bag niya. It's from Samsonite. Nagustuhan namin 'to. Binilihan siya ng lola niya, si Oma Mami niya. Si Nanay binilan siya ng bag sa Vienna. So ayan, ito meron siya, pwedeng lagyan. Ito napili namin kasi pagkalaki niya, or pagkalaki, I mean, habang tumatanda siya, pwede niya pa rin gamitin to. Kasi pwede niyang lagay rin yung laptop. Kaya, ito na lang ang pinili. Binili namin to before kami umuwi ng Germany. Kasi ito meron pa lalagyanan. Madaming lalagyanan. Tapos, pwede ilagay dito yung inumin. So, try natin kung kasi yung bottle para sa tubig niya dito. Binilan rin namin siya today. Ng bottle. Pwedeng cold, 12 hours yung ano, mag-stay siya malamig, or hot, 8 hours naman pag hot. Yeah, kasha. So, look here. Ayan. Tapos sa kabilang side, pwede niya lagyan ng ano, ng umbrella ba? Pag umuulan, tapos lagay niya lang doon. Pag hindi na umulan, lagay niya lang doon. Okay na. So, ayan. Tapos naman dito ilalagay namin yung pagkain niya, yung bread, pang breakfast. Ayan, ayan lang. Kay Joshua naman, papagamit namin yung bag ni Gian. Kasi mas maganda to at kesa yung isa. Ito is from Ergo Bag. Yung kay Joshua kasi, last year binili. Ito matagal na kay Gian, 4 years na to. Ah, 5 years, magpa-50 klase na siya, ne? So, 5 years na tong bag ni Gian. So, si Joshua na ang magagamit. Nasa, magsisecond na si Joshua sa school bukas. Ang bilis ng panahon, grabe. Ano na lang, 2 years or 2.5 years, tapos na si Joshua sa school na naman. Grabe. So, si Gian, konti lang ang kailangan niya. Hindi pa kasi binibigay sa school kung ano yung mga kailangan nilang gamit.
So, ito lang yung college black. Tawag ba dito college black rin? College pad na halagay dito. So, binilan muna namin siya ng college pad. Sinabi rin sa school to. Yung meron kaming... Yung nagpunta kami sa school. So, para may masulatan siya. Tapos bukas, I think magiget niya yung kailangan niya for school niya. Ayan lang ang ano namin. Kailangan niya muna. Tapos binilan namin siya ng bagong, ang tawag ba dito? Lalagyan ng mga pencil. Pencil case? Ayun, pencil case. Yes, pencil case. Binilan rin namin siya ng bago para babagay lahat. Lahat bago ang bili sa kanya. Nakalagay lang dito is yung ano niya, pangsulat. Sabi kasi ni Caitlin, hindi kailangan ng madaming gamit ni Kate. So, Caitlin lang nagsabi sa amin. Kasi dun rin siya sa school kung saan si Gian mag-i-school. Gian, maong gitas ni? Pasan? Yeah, we make on this line. Here, yeah, baby. And then, pang bura doon sa pang sulat niya. At meron pa siyang yung mga, hindi ko alam kung kailangan niya pa to sa school, pero nilagay ko na lang. Aso, bawang kaya. So, ano pa ba kailangan? Ayun lang ang nilagay ko muna. So, ayan lang. At yung baon niya bukas. So, ayun lang. And then, si Joshua naman. Si Joshua naman, sabi nung teacher, we have to buy new, ano. Lahat new. Ayan, binili namin. Lagyan ko pa ng name ni Joshua. Para hindi magkapalitan ba. And then, binilan rin namin siya ng bagong lapis. Tapos, ito rin, binilan namin siya. Lalagyan ko pa pala ito ng name. Ano ba yan? Whatever, magkakalagyan ng name. Hindi, lagyan ko pa ng name. Baka mawala ba? Ayan lang naman. Kung ano yung dati niyang gamit sa school, ayun rin ang kailangan niya. Ayan. Tapos pandikit. Tapos scissor. Itong pencil na hindi nakasya doon sa kabilang lalagyanan, dito ko nilagay. Tapos meron silang mga brush para pag nag meron silang art sa school, ayun ang ginagamit niya. Ayun lang. Ayun lang muna kailangan kasi yung books kay Joshua sa school niya magiget yun. Nabayaran na rin namin. Tapos si Gian, bibigay siguro sa kanya bukas kung ano kailangan niya mga libro. Tapos mga siguro sa weekend namin aayusin yung kay Gian. Pero yung kay Joshua is complete na. Wala na kaming kailangan kasi yung libro, tsaka yung ano, ha? Tagalog, bebe. Oo. Okay lang yan. So, tapos si Joshua dito sa second year niya sa school, may swimming na sila, nabilan na rin namin siya ng mga gamit. Nakaayos na, meron nasa lalagyanan na din. So, ready to go na siya. Tingnan natin. Sana diretso yung pagsuswimming nila. Kasi kay Gian, hindi na siya nakapag-swimming sa school. So, yung nandun kami sa Turkey, tinuruan siya ni Ryan mag-swimming. Tingnan natin. At dito sa Germany, kailangan mo ng Seefahrtschein Auszeichnung. Ano ba sa English nun? Kailangan nila yon. Kailangan nila mag test ba? Yung sa swimming.
At pangalan nun si Fea Chen Auszeich nung before siya. Ang hirap talaga ng English, ng Deutsch. Seahorse badge. Seahorse? Badge. Badge? Yeah. So they need si Gian, kailangan niya yung seahorse badge para sa swimming dito yung ano tawag dito? Parang yung stamp na marunong na siya mag-swimming ng ganon. Ang tawag dito is Seefertchen Auszeichnung. So, hindi niya nagawa yung sa school kasi wala silang time. Nagkakaroon na, diba, ng 2 years. So, hindi sila nakapag-swimming. Kaya, kailangan naming maghanap ba ng course para kay Gian na babigyan siya ng Seefertchen Auszeichnung. So, ayun lang. Pero marunong naman na siya mag-swimming. Tinuruan ni Ryan sa Turkey. Gusto nga sa amin namin mag-swimming yung bumalik kami dito sa Germany. Eh kaso is nagka-sipon ubo si Gian. Pero ngayon okay na siya. Kaya hindi na namin natuloy mag-swimming. Eh bukas school na. Good morning guys! Good morning! Back to reality na. Hatid na mga kids. School day na. First day nila sa school. So si Gian, sa ano na siya? Nasa 5th grade na siya. Joshua, saan na yung mask? Good. Saan dun sila? Hi! So come, ano ba yan? Mag-subway tayo. Ako mag-ahatid kay Joshua. Tapos si Ryan mag-ahatid kay Gian. Kasi magkasabay sila ng oras ang pasok. Pero hindi sila the same school na ngayon. So si Gian sa school naman ni Caitlin siya ngayon. Pero dahil late ang school ni Gian. Ha? Okay lang. Dahil late ang school ni Gian ngayon, ako maghahatid. Tapos tomorrow si Caitlin na ang kasabay niya. Moin. So ayan. Saan ba si Gian? Ayan. Ayan si Bebe. Ayun, sa dulo. Inaantok pa yung mga bata. Kasi ano, bakit ni shots? So, inaantok pa si Gian dahil maaga naman sila natulog kagabi. Pero sanay sila mahaba ang tulog ba? So, hindi na ako nakapag-vlog. Kasi ano, stress. Na-late yung subway. So, tumakbo kami dito para hindi malate mga bata. Whew. Si Joshua rin tumakbo. So, ayan. Ayun, pawis na pawis. Pawis na pawis ako at pawis na pawis si Joshua dahil tumakbo kami. Si Ryan naman siya kasi Gian ganun din late ba? Late yung subway. Magkakasabay kami sa subway. Tapos yung subway full. As in full talaga. Siksikan. So maglakad ako papunta sa school ni Gian para ma-meet ko na si Ryan doon, tapos uwi na kami ng bahay dahil back to work na rin siya. Ako this week may client na din, kaya work na tayo uli. Tapos na yung vacation. Ay, grabe ang pawis, pati kilikili. Ganda ng weather. Ayan, nandito na kami sa subway, papunta sa taas. Nandito na kami sa station ng bahay. Hala ba? Hala. Magkasama maghatid.
So, lahat na muna. Tapos, nasa bahay na kami. Tapos, mag-work si Ryan. Kanina umaga, nag-work na siya. Nag-ano lang siya. Nag-break lang para mahatid si Gian. Kasi hindi ko mahatid ang dalawa. Dahil sa bahay, tapos hindi na same school. Kaya hinatid ni Ryan si Gian. So, pipikapin ko na si Joshua. Hindi na ako nag-vlog. Yung dumating kami sa bahay kanina. At may inayos pa ako. Kaya hindi ko na binalog. Or hindi na ako nag-video. So, pikapin ko na si Joshua. Mag-car ako. Kasi grabe yung late ng subway. So, pikapin ko na si Joshua. Tapos si Gian at si Caitlin magsabay sila. Andito na si Joshua. Hello, Josh. Hello, sabunga. Nagugutom na daw siya. Sabunga. Sabunok ang donut. Hasunok, danhol. Hey boys, I know not. For now, rahin. So, punta muna kami ni Joshua sa city. Pipikapin namin yung libro ni Gian para sa school niya. In order ni Ryan kahapon online. Tapos ngayon, pwede na pickupin lang, Sam. Good. Come. So, hasubasa, no? Yeah. Meron siyang donut kinain. So, sabi ko, kung may tubig pa siya sa lalagyanan niya para uminom siya. Ang init ba? So, siya ni Himarenen. Si, ano naman, si Gian, kasabay niya si Caitlin ngayon. Magkasabay sila lumabas. Kaya hindi ko siya kailangan pickupin. Diba, Shula? Ayan. Wow, nauhaw. Come, eh. On, everybody, Shula? Ginok, saan sumusubira, Pipi? Good. Everybody, Shula? Good. What's up, tige, ma? What's up, tige, tige, hap? Dota, on, what's up, tige, hoy, tige? Schweizer. On, in Deutsch? In Deutsch muss ich schreiben. Schreibschrift? Von, allerdings von Ferien ohne Schreibschrift. Ah, okay. So, ayan. Tinanong ko siya kung anong ginawa nila sa school. Sabi niya math and German. So, sabi ko anong ginawa nila sa... Sabi ko anong ginawa nila sa math. Sa math daw is nag-ano sila. Ang tawag dito? Nag-plus and minus sila. Tapos sa German naman. Sa German naman nag-ano sila, nag-sulat sila about Joshua, nagsulat sila about nung vacation. So ayan, lakad-lakad muna kami. Ang init, ang init rin dito. Harry Potter, si Gollum. So let's go, come. So, dito ko pipikapin. So, yan. Napikap ko na yung libro ni Gian. Ni Gian. Nandito na kami. Malapit na kami sa bahay. Nakababa na kami ng subway. So, yan. Ang init. Mama, staffy down dyan. Yeah. So, guys. Nasa ano na kami? Nasa bed na. Hindi. Ano na? 10 PM na. So, wala naman kaming ginawa. Nag-ano lang kami. Kanina yung sinundo ko yung mga kids. Si Joshua lang sinundo ko. Si Caitlin is nagsabay sila ni Gian umuwi. So, hinintay namin umuwi yung si Caitlin tsaka si Gian. Tapos, sabay-sabay kami nag-lunch. Spaghetti ang kinain namin today. Niluto ko. Wala naman kaming ginawa, tapos nag-aral sila, tapos natulog sila ng hapon, yung dalawa kong boys, si Gian tsaka si Joshua. Siyempre, nag-aral muna, and then natulog sila. Tapos, nanood sila ng TV for 1 hour. Kasi sabi ko sa kanila, hindi sila pwede manood ng TV ng matagal. So, 1 hour lang.
Tapos si Ryan nag-aaral. Siyempre nag-work rin siya. Pagkatapos ng work niya, nag-aaral siya. Tapos ako nag-edit. Ayan, siya. Nagsisave muna siya sa computer and then sinisave ko muna siya sa computer and then upload ko siya sa YouTube, pero bukas ko siya ano oras na ba noon? Pag mga 6:30 ng gabi sa Philippines, bukas ko siya a-upload. Ayun lang. To mag ano muna dito, mag muni-muni. Tawag ba dun muni-muni? Hindi, mag-relax muna kami dito. And then tutulog na kami. Yung boys namin natutulog na, tsaka si Caitlin. Tapos si Caitlin kasabay niya bukas si Gian papuntang school. Pero tomorrow kailangan kong pick-upin si Gian sa school dahil si Caitlin mahaba ang school niya bukas. Kaya ayun ang first day nila sa school. Kaya end na natin yung vlog para makapagpahinga at makatulog na tayo today. At ano pa pala? Galing pa pala ako ng dentist today. Ayun, nagpalinis ako ng ipin. Every 3 months ako nagpapalinis ng ipin. So kaya every 3 months ako nasa dentist. Ayun ang hindi ko pala nakwento, nagaling ako ng dentist. And then pinick up si Joshua. Ayun lang, end ko na po yung vlog dahil tatayo na naman po tayo ng maaga bukas. At si Ryan nagbe-bed ready na. Ako na nakapag-bed ready na. Kaya end na po natin vlog. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. See you in our next vlog. Thank you and good night. God bless you all. Mwah.